Ayang sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kadjulan Sures sa kanyang programang Batikos Gulpe de Gulat. Narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Pag sa palaran, sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Daing ng tao'y di pinapansin, lilipad ng hangin. Pagkain sa araw-araw, hindi malaman paano pagkakasyahin. Lalong yumayaman kapag mayaman, lalong naghihirap kapag mahirap. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Walang ginagawa ang mga walang awa, walang nagagawa kahit pang umawa. Pagpakaawa, umahan ang mga luha. Okay, isang magandang araw po ng Webes, Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa buking po, ano natin, Jay. Okay, sige, bayang kong Pilipinas. Buwan ng Mayo, pecha ados na po ngayon, 2019 na taon. Ito yung sandiga. Okay, isang ito yung sandigat kaibigan sa bayanan, June Ansuras. Kahapon ako ha. Kahapon araw ng manggagawa. Mayo 1. Ayan. Ano na kaya nangyari doon sa hinihirit ng ating mga kababayang manggagawa na kung saan ay humihirit sila ng dagdag sahod. Ayan, naibigay kaya ng mga magagaling natin mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. O siyempre yung mga nagpapapoging mga politiko ngayon, daming pangako. Yung mga pangako nila, kapag kami nanalo, ayan, ang sahod nyo, tataas. Naku, ayun. Tataas, ayun. Tumaas nga ba? Kahapon, sinasabi nga natin bayan, habang tayo ay nanonood sa television, nakikita naman po natin yung hirap ng ating mga kababayan na kung saan, talaga naman po hindi sapat po yung kanilang mga sinasahod sa taas ng bilihin, sa taas ng bayarin, sa taas nga po ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Magpaaral ka ng anak. Ha? Kahit na sabihin mo na sa pampublikong eskwelahan yan, magkakaroon, bibigyan mo rin yun ng baon, bibigyan mo rin ng pamasahe. Ayun, bayang ko, andun ang sakit. Andun po yung ikangay damdamin ng mga mahihirap nating mga kababayan. Naku po, dagdag sahod. Ayan, kaya po sinasabi nga po ng ating pamahalaan, taas kamay na po sila sa issue ng wage increases. Ayan, o. Yan po, yung wage increase petition kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day sa bansa kahapon ng Mayo 1. Ayan. Kaya nga po, paano na ngayon? Ano na mangyayari sa ating mga kababayan na humihirit po ng dagdag sahod? Ayan.
Hands up! Ayan, taas kamay! Ang Malacañang wala silang magagawa! Ayan. Eh pero nung nangangampanya si Pangulong Duterte, kapag ako'y inyong binoto, kapag ako'y nanalo, kapag ako'y ikangay, binigyan nyo ng pagkakataon, nako lahat, wala na pong mga endo, wala na pong ikangay contractual. Ayan, ngayon po, nanalo na si Pangulong Duterte. Ayon, bayang kong Pilipinas, walang nangyari. Ang sabi po ng Dole, ayan, Department of Labor Employment, sabi ni Secretary Bello, kalahating milyon na raw ng mga Pilipino, regular na pong nagtatrabaho. Sabi nga po yung pambobola, bayang ko, ano na lang po yan, parang palasak na lang po sa ating bansa. Ay, binabati ko po yung ating mga kababayan, mga OFW. Sa bansang Saudi, sa Taiwan, Hong Kong, sa Taiwan na si, ito si Malin, ayan, nandun siya sa Taiwan kasama ang kanyang nanay. At syempre nga, bayang kong Pilipinas, sa mga kababayan natin, na ika nga po mga overseas sa Filipino worker natin, ayan, absentee voting, ayan, boboto kayo ng mga magigiting na mga kandidato ngayon. Yung mga senador, congressman, ano pa, ayun, yun po, yung mga national figure, yung mga kandidato. Ngayon, hindi po basta pagboto, mga kababayan ko, ng mga nasa ibang bansa, yung mga manggagawa po natin. Siguraduhin nyo po yung iboboto nyo, pakikinabangan po ninyo, nako. Ang dami po ngayon mambobola, ang dami po ngayon manloloko, lahat po yata ay pangangako, kapag nanalo, nako, iiyak ka po ng bato, walang mangyayari sa iyong reklamo. Ay, sabi nga po ngayon panahon ngayong eleksyon, abay, ilang araw na lang, 10 araw na lang, o 11 days, marami po kayo marinig na pambobola. Boto nyo ako kapag ako'y nanalo. Gagawin ko lahat ng gusto nyo. Maglilingkod ako sa inyo. Gusto mo bulahan ha. Ingat, ingat mga kababayan. Nako, sabi nga po baka mami sabihin sa inyo pinangakuan na kayo. Gusto nyo pa to pa rin. Masyado naman kayo abusado. Kaya sige po, bayang kong Pilipinas, bago tayo pumalaot, pakilala muna natin Jay, yung ating mga makakaagapay, tinutulungan, ang Dumper Party List number 20. Sa araw-araw, hindi malaman paano pagkakasyahin. Lalong yumayaman kapag maya... Ako po si Claudine Diana Dariquito Bautista. Pwede niyo po akong tawagin Dindi. I am a proud Davaoenya. Ako po ang magiging boses na sa Kongreso sa pamamagitan ng Dumper Party List, ang party list ng mga drivers at commuters. Ang Dumper ay gumawa ng solid na plataforma na siguradong makakatulong sa inyo. Ipaglalaban nito ang karapatan at kapakanan ng lahat ng drivers, lalong-lalo na sa mga usaping direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. D. Direksyon, ang magkaroon ng isang direksyon ng pagkakaisa ng lahat ng public transport drivers, mapabus, jeep, train, taxis, TNVS, tricycle, tricycad, habal-habal at iba pa. U. Umasenso. Umasenso ang buhay ng bawat driver kasama ang misis nila dahil sa training na pangkabuhayan at seminars, scholarship and sports training naman para sa kanilang mga anak. M. Marangal. Marangal at maipagmamalaking profesyon ang pagiging isang driver. Hindi ka driver lang. Ikaw ay importante dahil sa iyong mga kamay nakasalalay ang lahat ng buhay ng mga pasahero sa kalsada. P. Protektado. Protektado ang bawat driver ng libreng accident insurance at tulong ng abogado sa panahong kakailanganin ninyo. Protektado din ang mga commuters sa mga ilang pasaway na mga drivers.
E. Edukado. Edukado ang mga drivers, hindi lamang sa pagmamaneho, kundi pati na rin sa kolehiyo o vocational na kurso katulad ng pagiging isang mekaniko. R. Respeto. Respeto sa pasahero ng bawat driver at respeto din ng pasahero sa driver ang ating isusulong. Panahon na magkaroon ng tunay na kakampi ang mga driver at pasahero sa Kongreso. Basta driver at commuter, sagot ng dumper. Dindi Bautista po, maglilingkod. Huwag kalilimutan, numero 14 sa balota, ang lakas ng inang Manileño, Executive Director Cristy Lim at ating konsehala. Bawat araw kayo ang gusto niyang kasama, buhay niya'y hindi kumpleto kung hindi magsisilbi sa masa. Sa tabi niyo o inyong giliw, sa kanya kayo na magtiwala, may malasakit siya sa kapwa, may napatunayan na. Siya ang lakas ng inang Manileño. Magsisilbi sa masa. Sa tabi niyo o inyong giliw, sa kanya kayo na magtiwala, may malasakit siya sa kapwa, may napatunayan na. Siya ang lakas ng Okay, sige, bayang ko, diretso po tayo. Sabi nga po kanina, bago tayo ikang naputol, bago natin ipinakilala yung ating mga kaika, mga kaibigan, mga makakaagapay, tulungan nyo po yan, Dumper Party List number 20. Malaking bagay po yan sa ating mga kababayan na mga mamamasada. Dahil hindi lamang po sila dun sa mga maliliit na mga driver ang kanilang mga tinatangkilik, no? Mula po sa mga piloto, kapitan ng barko, o yung mga nagmamaneho ng bus, truck, jeep, o pedicab driver, tricycle driver, basta may hawak pong manibela. Ayan po, makakagapay nyo ang Dumper Party List. At syempre, bayang ko, binabati muna natin ang ating mga kaibigan, si TJ Manny Montano. Ayan. Si kasama Roelio Iral. Si Car Santos. Liquider. Nakita kami ni Engineer Cabon. Ni Liquider Yusef. Ayan. At syempre, si Sera Jim Ordina. Binaligtad ka si Fernando. Ayan. Ordenan Rep. Ayan. Maski na si ano, itong aking kaibigan, kamusta na kaya to si RJ o RB Castro? Ayan si ang ating kaibigan na direktor, na dating direktor po ng Mother and Child ngayon, Justice Abad Santos na Memorial Medical Hospital. Bakit may memorial pa? Ha? Siyempre, ayan, binabati. Uy, may pagbati po si Engineer Yusef, Liquider Yusef. Yes, boat number 14, Cristy Lim, District 1, Manila. Ayan. Siyempre, si Jenilet Gomez. At itong si Pedro Soriano. Ayan. I was very happy to meet you again, my friend, yesterday. Oh, nakita kami ni Engineer kahapon. Engineer Yusef, mabuhay ka.
Ngayon, diretso tayo, bayang ko, no, tungkol po sa sinasabi natin mga pangako, nako, ayan, yung mga kababayan natin, mga OFW, mga buhay na bayani, mga manggagawa, ayan, sa pagboto nyo po, sinasabi nga po natin, matuto po kayo. Hindi lahat po ng mga nakangiti sa inyo, pwedeng yung pagkatiwalaan, no? At syempre, yung mga kababayan natin, bagamat hindi po kayo boboto ng mga lokal, yung mga tumatakbong mayor, gobernador, konsyal, vice mayor, mayor, yung mga kamag-anak nyo po, baka naman po pwedeng pakiusapan, ha? Na dito nyo napapakinggan sa kakampi sa programang Golpe de Gulat, ang inyong lingkod, si John Ansures, na sinasabi po at nakikiusap, iboto nyo po ang matinong kandidato, lalo na sa Maynila. Andiyan po si Mayor Fred Lim. Ayan. Yan yung sinasabing buhay na alamat at talaga naman pong serbisyo at tapat na naglilingkod, hindi magnanakaw, walang bisyo, hindi sigur, hindi sigurol, hindi mandrambong. Binabati rin natin si B-Boy Santiago. Sige po, bayang kong Pilipinas, eto na po oy, si Christy Lim, yung mga kababayan natin. Ito, banggitin na po. Ito si Paul De La Cruz. Ayan, si Consial Ian Nieva. Ayan po, pakisama nyo na po sa listahan. Marami tayong magagaling na mga kandidato po ngayon. Sana po, wag na po yung binebenta yung boto. Kasi po, yung pagbenta ng boto, naku po, bayang ko, mga kababayan, naghahanap tayo ng pagbabago, baguhin din po natin ang estilo ng pagboto. Wag nyo pong ibenta ang inyong boto. No? Maawa po kayo sa inyong sarili, maawa po kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Kapag muli nyo pong ibinoto ang mga mandarambong sa ating bayan, lalo na po tong sa Maynila, yan si Erap Estrada. Wala na po, tatanda na po yan na ganyan, na walang pinagkatandaan. Sinasabi po ngayon ng COMELEC, ayan, medyo ikangay puntahan po natin ng ikangay usapin ng COMELEC na kung saan sinasabi po nila, 83% ng Pinoy tiwala sa COMELEC. Ako man po, naniniwala sa COMELEC. No, ito naman po yung sinasabi nga po natin, yung mga pangyayari at nagaganap na kung saan po bayang ko, marami rin pong hocus-pocus dyan. Isipin nyo yung mga sinasabing picos machine. Ayan. Yung picos na yan, hindi naman natin iniisip. Yan pala yung mga hocus-pocus. Binabati rin po natin si Ma'am Schneider Gregorio Balyatan. Bakit ba tayo alam niyo po, sinasabi nga po natin, gaya ng kanta ni kasamang Jograd de la Torre, baka siguro po, baka next week, kung di abuti ng eleksyon, pilitin natin ma-i-guess po rito ang ating kababayan na si Jograd de la Torre dyan po sa Distrito 5, yung kanyang kawatan na kanta, ang dami pong tinatamaan dyan. Sabi po na COMELEC, 83% raw po ng mga Pilipino tiwala sa kanila. Ang Commission on Election. Ayon sa kanilang mga bagong survey, patay kang bata ka, survey na naman. Survey company na tangere. Tangere! Ako po, bagamat nasa 2 o 3 Pilipino rin ang naniniwalang may malawak na dayaan ang nagaganap po sa bansa tuwing election. Totoo po yun, bayang ko. Iyan pong ika nga po ay pandaraya po sa COMELEC, hindi nawawala. Bagamat sinasabi nilang walang dayaan, nako po, mas matindi po dayaan po sa COMELEC. Kung magbabantay ka ng boto, babantayan mo yung mga tarantadong namimili ng boto. Sabi nga ng COMELEC ngayon lahat daw po na mga mauhuli na bumibili, nagbebenta ng boto, kanila raw pong ipakukulong. Nako, narinig na po natin yan. Siyempre, binabati ko, yun ang ating kaibigan, long time no sin. Si Ma'am Techi Rodriguez de Leon, alam ng katotohanan kung bakit patuloy pa rin kinukonsente. Kaya sabi po yan ni Ma'am Techi. Alam niyo po, ito nga, puntahan nga niya natin ito, no? 83% ng Pinoy tiwala sa COMELEC. 83, magandang bilang po yun. Ayon sa survey ng Tangere, Tangere Company. Ang dami pong mga survey ngayon na napakahirap pong paniwalaan. Gaya po ng mga survey po dyan sa Maynila. Yung pa-survey ni Isko Moreno.
Itong like ko ni Erap Estrada, nako, mapipili ka dyan sa like kong yan. Binabati natin si kasama Ramil Pancho Malyari, Chairman. Ayan, mabuhay ka. Ngayon sinasabi po natin, gaano naman kaya katotoo itong 83% mga Pinoy ang tiwala po sa COMELEC. Alam nyo kung pag-uusapan po yung usapin kanina po, nakasakay ako dyan sa LRT. Para naman po pinagtiyak itong issue natin tungkol sa COMELEC. Nadinig ko po. At hindi lang ako nakadinig, marami po nakadinig na kung saan, bayang ko, sabi po ng isang pasahero ng LRT, ito raw po, bago matapos ang taong 2019, ha? Magdidesisyon na po ang COMELEC. Magdidesisyon na sila, naiuupo na raw at nalalo na raw si Bongbong Marcos bilang bilang Vice President po ng ating bansang Pilipinas. Sipin niyo po yung bayang ko, ha? May desisyon na raw po ang COMELEC. Pero yun daw po, sabi niyo sa akong palagay lang to, ha? Pero sinabi po, ano po, news blackout daw, sabi ka. Sabi nung pasahero sa LRT, nakikinig lamang po ako. Teka nga, habang ako'y nabubuisit dito sa mga nagsisiksik ang mga tao, halo-halo kasi doon sa mga senior citizen, PWD, na mga pasahero, nakabuntis. Abay, pinayagan din pala isakay doon yung mga naglalaki ang bagay. Kaya kaysa mapikon ako, bayang kong Pilipinas, nakinig ako doon sa usapan ng dalawang ika nga po gustong maupo si Bongbong Marcos. O sabi nila, may desisyon na raw ang COMELEC, pare ko. Ha? Bago raw matapos ang taon na to, iuupo na si Bongbong Marcos. At pagkatapos, next year, kapag halimbawa nakaupo na raw si Marcos, si Bongbong, magre-resign si Pangulong Duterte. Isipin niyo po, ang galang, no? Diba? Yung sinasabi natin, bayang ko, yung mga kwentong kutsero, hindi naman siguro ganun po kadali, no? May mga proseso. Tapos sabi niya, alam mo, pare ko, ha? Katunayan nga, hindi nga tumakbo si Bongbong Marcos ngayon, eh. Lalo, na senador. Bakit? Kasi nga, yung decision ng COMELEC, ha? Ibababa na. Ngayong taong 2019, kaya nga hindi tumakbo senador, itong si Bongbong, eh. Naisip po, teka muna, ba tatakbo si Bongbong Marcos na senador? Alam ko tatakbo yung gobernador. pero hindi pwedeng tumakbo senador si Bongbong. Bakit? Kasi tumatakbo senador itong nag-aral sa Princeton, bilang isang magaling na abogado. Yung graduate ng Princeton, sino? Si Amy Marcos. Ngayon balikan po natin, no? Sinasabi natin yung issue sa COMELEC. Sabi na COMELEC, 83% ng Pinoy naniniwala sa kanila. Sabi nga po, ang labanan po ngayon, kapag naniwala ka sa sabi-sabi, wala kang bait sa sarili. Ayan, namumuhunan ng pera, kasinungalingan, pero hindi bilang lingkod bayan, target puro pera at diskarte sa gobyerno. Easy money, daling yumaman, kaya kahit magnanakaw, malakas ang loob. Alam na mga diskarte at mukhang pera daw ang Pilipino. Mamaya, puntaan ko yan, Ma'am Techi. Ayan po yung sinasabi natin. Ngayon, ang sinasabi naman po ng COMELEC, sa survey namin, 83% na naniniwala sa amin. Opo, wala namang hindi naniniwala sa inyo. Saan ba pupunta ang sambayan ng Pilipino? Mayroon pa bang mga brands ng COMELEC? Mayroon bang itong kalaban na bukod sa COMELEC? Mayroon bang isang kumpanya na ikangay? Maghahawak sa mga eleksyon. Para pong may kompetensya. Hindi naman po parang smart and globe yan. May sun. May talk and text. Dito sa labanan ng COMELEC, COMELEC lang ang magdidesisyon kung sinong nanalo, kung sino ang natalo. Yun po ang problema. Ngayon po, ang sabi ng COMELEC na itong nangyayaring dayaan sa halalan, mayroong mananagot. O, sino yung mananagot? Ang mananagot, yung magbebenta ng boto. Yung bumibili ng boto, anak ng putya. Hoy,
Mr. James Jimenez, ispoko ang ka ba ng Comelec? O kumikero ka ng Comelec? Abay, napakarami ng katibayan. Marami na pong ebidensya sa social media. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang sampu. Ang dami na pong nilabag ang mga tarantadong politiko sa ating gobyerno o sa ating bansa. Ang dami! Yung palang pagsasapit po ng mga tarpaulin, yung kanilang mga streamer, isa ng violation po yun na pwede na kanyang i-disqualify yung mga tarantadong kandidato. Ah, unahin na natin sa Erap Estrada, walang yayan. Ha? Tingnan mo, maski na sa awad ng kuryente, may nakasabit na ano nakalagay? Erap Estrada. Hindi ba tarantado yan? Balasubas? Binabalasubas po kayo? Wala kayong magawa? Nagbabawal kayo? Nabawal magsabit ng kung ano-ano mga campaign materials sa mga bawal na lugar? Eh bakit meron po nakasabit sa kawad ng kuryente? May nakasabit sa footbridge? May nakasabit sa kung saan? Sa puno? Eh bakit wala po kayong magawa? Ha? Ngayon, magbabawal naman kayo. Yung mga nagbebenta, bumibili ng boto, kakasuhan nyo, ipakukulong nyo. O, eh, karaan lang, oh. O, ano yung nakita po? Binutas sa Maynila po to, sa Tondo. Ano yung binutas? Yung senior ID po ng matatanda. Binigyan ng 500 piso yung matatanda, kinuha po yung senior ID. Ah, para po yung sa bus, alam niyo po yung mga konduktor ng bus. Hindi ba, mayroong mga inspector yan. O kapag halimbawa pong nagbayad ka ng ticket, hindi ba yung ticket mo, yung ticket sa bus, binubutasan? Katunayan, yung butas na yun, nagbayad na po yung pasahero. May bilang na. Kaya may butas, may tanda. O ano po yung ginawa po rin sa senior ID ng mga matatanda? Pinasok tayo ng langaw dito. Ha? Ngayon, sige po, bayang kong Pilipinas. Siguro merong mga taong sinusundan ng langaw sa puwet. Hindi, sige po, joke lang po. No? Masyado tayong seryoso. Seryoso. Ayan. Ano po yung ginawa pong kawalangyaan ni Erap Estrada dyan sa Tondo, dyan po sa Maynila? Ano yung ginawa sa ID ng senior? Oh, may katibayan ha, may katibayan po yun. Kasi yung 500 piso, may kasama pong parang calling card. Ha? May dalawang muka ng politiko, doon sa 500 pisong binibigay. Eh kaninong muka ay nandun? Dalawang talonges na matanda po, yun nandun. Sino? Si Amado Bagatsing, yung tumatakbong vice mayor ni Erap Estrada, tsaka si Erap. Ha? Ano po ginawa po ito sa senior ID? Binutasan. Bakit may butas? Katunayan, nakatanggap na yung senior ng 500 piso at katunayan, tumanggap siya ng 500, binutasan yung senior ID. Hindi ba kagago at kawalang yaan yan? Ngayon, ang sinasabi ng Comelec, picturean daw. Kuhanan daw na litrato. Ha? Para may ebidensya. Eh kung di ba naman kayo mga tolongges dyan sa Comelec, may ebidensya na nga, binutas na eh. May ebidensya na nga, yung nagbibigay ng pera. Ano pa bang gusto nyo bang ebidensya? Matarantado kayo. Yung sinasabi natin, bayan kung bayan, no? Tungkol nga po rito sa kawalangyaan, yung walang pangil yung batas. Gaya nitong si James Jimenez, daldal ng tarantadong to. Ha? Pero walang aksyon. Wala siyang ginagawang maayos. Wala siyang ginagawang makakabuti para sa mga butante. Eh ngayon, maglalabas siya ng kautusan na kung saan sinasabi na kapag meron pong bumibili ng boto, nagbebenta ng boto, ipakukulong. Andyan na po, may ebidensya na po. Ha? May ebidensya na po. Kalat na po sa social media po yan. Ang viewer, napakarami. 1 million na yan tayong viewer na yan. Bakit itong Comelec hindi nakikita? Ano kay mga tarantadong bulag? At
sinasabi natin, maging makatotohanan po tayo kasi may pagdududa na sambayan ng Pilipino. Nagkakadayaan, nagkakalokohan, pero wala kayong ginagawang aksyon. Wala kayong magawa. Puro kayo wento, wala namang wenta. Puro kayo banta, wala namang resulta. So ano mangyayari, bayang kong Pilipinas? Good PM, Sir Jun Ansures. Carl Santos. Pakibati po ang Ager Club. Thanks po. Ayan, binabati natin ang Acer Club. Hirap ng mata natin. Mabuhay ka, Carl Santos. Alam niyo po, yung pagdududa ng mga ating kababayan tungkol sa dayaan dyan sa Comelec, hindi nawawala eh. Kasi nakakakita na po ng mali, nakakakita na po ng pandaraya, pero hindi pa rin umaaksyon itong Comelec. Tapos maglalabas po kayo ng kautusan. Oh, mahuli, kailangan litratuhan niyo pa. Aba, anak, nasyopaw na buhay ito. Ano trabaho niyo dyan, mga Comelec? Pinasasahod po kayo ng sambayan ng Pilipino, puro kayo tarantado, puro kayo inutil. Yeah. Oo, hindi ba? Kaya nga po yung nilabas na joke only ni PNP Chief Oscar Albayalde. O, kasi ang pambansang kapulisan natin, sila po yung magbabantay eh. May order sa kanila eh. Kailangan eh, very peaceful yung maging election po sa ating bansa. Kailangan tahimik, ha, maayos, walang dayaan, walang gulo. Yan tanong, kontrolado po ng Philippine National Police. Ang mangyayaring mga kaguluhan, ang mangyayaring ika nga po ay mga pandaraya. Yan po bang pandaraya? Kaya pong hulihin ng ating mga kapulisan? Eh, sa palagay ko po, hindi. Eh, kasi sabi po ni PNP Chief, hindi namin lahat mababantayan yan. Hindi namin mababantayan yung mga nandadaya o mandaraya. Lalo na yung mga vote buying na yan. Hindi namin kontrolado. Ano sabi ni PNP Chief? Eh, sige, tanggapin nyo na po yung pera. Pero iboto nyo po yung inyong nasa konsensya. Aba, yun po yung sinasabi na lamang po ng kampambansang kapulisan, wala siyang magagawa sa mga pandarayang magaganap. Kasi iba dyan, hawak sa leeg na mga maiimpluensyang politiko, pumikit ka na lang. Para kang walang nakita. Kung ayaw mong ikaw ang hindi makita, ayun. Kesa ikaw ang hindi makita, eh pumikit ka na lang para wala kang makita. Eh parang ganun po yung nangyari. Sabi ni PNP Chief Albayalde, kung binibigyan kayo ng pera, sige, tanggapin nyo na. Pero iboto nyo po yun nasa inyong konsensya. O ano sagot ni ano? Ano sagot ni nitong si Comelec? Si Comelec, ito si James Jimenez. Masama yan. Masama yan sinasabi mo, PNP Chief. Labag sa regulasyon. Labag sa kautusan ng Comelec na tumanggap ng pera ang mga butante. Masama yan. Masama yan sa ginagawa mo. Ganun. yung pong pulis, sinasabi na po nila, hindi nila kayang kontrolin yung mga mandaraya eh. Kaya mga taga-Comelec, kaya nyo ba? Kung kaya nyo po, bakit marami po nangyayaring dayaan? Ito po, babalikan ko lamang po yung senaryo. Sabi nyo po, walang hokus-pikus yung pikus basin nyo. Bakit ano nangyari po na nakaraang boto po kay Mayor Fredlin? 120,000 yun lamang. 120,000 o kulang sa 120,000 yun nilamang ni Mayor Fredlin kay Erap Estrada. Abay, kumurap lamang po yung ilaw, hindi naman brownout eh. Kumurap lang. Aba, nung bumalik na po yung ilaw, lamang na po si Erap Estrada ng 2,000. O, hindi ba malaking kalokohan yan? Sige, pakilala uli natin yung ating mga kagabay. Ang Dumper Party List number 20. Kumahan ang mga luha. Driver sa Luzon, driver sa Bisaya, driver sa Mindanao, kahit sinong driver.
kailangan tayo. Siya po si Cassini De Castro. Si Tito Fermin Octubre. Dumper ako. Oh. Tayo, dumper na ba? So isa din sa programa namin, education, kaya pangbuhayan niya. Tsaka magkaroon sana ng hospitalization, pre, mga medical. Bukod sa pangkabuhayan, pang-edukasyon at pang-kalusugan ay pagtataguyod ng batas na angkop sa masang mananakay, operator at driver ang isa sa aking gagawin kung ako'y nasa loob na ng Kongreso. Katulad ng mga maayos na health bill, angkop sa mga taga-transport, kaparis ng pulis na mayroong maayos na, na pabahay, ay gagawin ko rin ito sa aming mga kasupiran. Pagpapalawin ng maayos na passenger, bill of rights ng mga pasahero. Pagbibigay ng maayos na oportunidad sa mga may edad na operator at driver. Ang aming first nominee ay si Congresswoman Dindi Bautista. Siya po ang napili namin dahil nga nakikita namin na matugunan ang mga problema namin. No? Lalo na kasi sa ngayon pala nakikita namin yung track record niya ay siya po ay nagpapatay ng mga bahay para doon sa mga mahirap. Tsaka nagkaroon pa rin siya pati ng binubuo niya yung mga kababaihan na parang lumakas at magkaroon ng kabuhayan. Ano? Kami din kasi sa sektor ng transport, kami mga edad na kami. So kailangan namin ng bata naman na maging first lumiye para matutukan niya habang buhay. We support Kong Dindi Bautista. Mahal ka namin, Congresswoman Dindi Bautista. Isaid sa balota sa Mayo 13, number 20. Tandaan yun. Party list. Drivers United for Mass Progress and Equal Rights, numero 20 sa balota. Tandaan, dumper party list. Isaid mo. Okay, sige, bayang ko. Diretso po tayo. Naputol tayo, no? Tungkol sa nangyaring dayaan. Kisap mata lamang po yung nangyari. Ha? Kisap mata, kumurap ang ilaw. Lamang si Mayor Lim na may 100,000. Aba, nung kumurap po, ha? Nawala. Kumisap lamang po yung television, eh. Ha? Nung kumisap, 2,000 kaagad na nilamang po ni Erap Estrada. Isipin nyo, 120,000? Kumurap lang ang ilaw, biglang nabaliktad po yung boto. 2,000 nilamang ni Erap, hindi na nabawasan. Di ba, maliwanag pong pananarantado, pandadaya sa mga karapatan ng mga bumoboto, ng mga Pilipino, ng mga taga-Maynila. Bumoto sila na naaayon sa kanilang konsensya, ayon sa kanilang kalooban. Pero ang nangyari, bayang kung Pilipinas, winalangya. Tinarantado yung boto. Eh bakit pa tayo mag-e-eleksyon? Ako mali, kung ganyan po mangyayari. Ha? Yung boto ng mga sambayan ng Pilipino, eh napakadali pong nakawin. Napakadali pong walang yain. Oh, eh kaya nga po yung 83% paniniwala ng Pinoy sa Comelec, eh para sa akin po, bayang kong Pilipinas, mukhang kaduda-duda. Ha? Eh sabi nga po, kapag ganyan pong may dayaan, eh bakit pa may eleksyon? Mag-appoint na lang. I-appoint na lang ang mayor. I-appoint na lang lahat yung mga gustong maging gobernador, maging vice mayor. Ayan. Di ba? Alam niyo po, pag-usapan natin, buti pa sa China eh. Ha? Sa bansang China, oh, isang vice mayor puro bibitayin. Eh bakit bibitayin? Kasi magnanakaw, kasi mandarambong. Bibitayin siya sa kasong pandarambong. Ano pangalan po nitong incheck na to? Ah, ito nasa akin eh, nasa oh, ito si Chai mandarambong na vice mayor sa China, talsik sa pwesto matapos magnakaw. Ayan. Ha? Eh sige po, nakalimutan ko ang pangalan nito. Ayun. Gaya ni Liu Liang, Liu Liang. Vice mayor po sa China. Ayun. May decision po ang bansang China na bitayin. O isipin nyo, buti pa sa China, bagamat maraming mandarambong dyan sa bansa na yan, eh meron silang pangil para doon sa mga mahuhuli, mga magnanakaw na mga lingkod bayan sa kanila.
Bitay. Eh dito sa Pilipinas, bayan ko, anak ng Siopaw. Andyan na po ebidensya, andyan na po lahat. Aba, bayan kong Pilipinas, wala pong bitay na nangyayar. Ah, Yuliang. Yun ninakaw. Sa China, 6 million na dolyar. Hindi ako namamali. Ha? Napakalaking kwarta. Eh dito po eh, ito 6 million lang ang pinag-uusapan sa China eh. Eh dito po sa ating bansa, bilyon. Bilyon ang ninanakaw. O sino-sino po yan? Sa ibang bansa po, bayan ko, kapag ang isang politiko na akusan ng pagnanakaw, isa dyan, yung bansang Hapon na lang, kung sana pong bababa sa kanyang katungkulan yung isang politiko o yung mga nasa gobyerno na masasangkot po ang pangalan sa katiwalian. Kinahihiya po yan ng kanilang pamilya. At kapag hindi po makakalabas ng bahay yan, ha? Kapag naakusan ka ng pagnanakaw, hindi lalabas ng bahay yan, ikahihiya yan ng kanyang buong pamilya. Kaya yung iba po mga naakusahan ng pagnanakaw, lalo na kung positive na magnanakaw, nagaharakiri. Alam niyo, nagaharakiri, nagsasaksak po ng samurai sa sigmura. Patay, nagpapakamatay po. E dito sa ating bansa, gaya ni Erap, niya, si Erap Estrada, ito yung sangkot sa pork barrel, si Enrile, si Happy Ka, yung tarantadong matanda, tatakbo pa. Si Bong Revilla, si Jinggoy, anak na Siopaw, para tayong Pilipino, gago. Ginagago tayo, nakatawa tayo. Ha? Eh ako hindi, dahil ayokong magpagago, dahil hindi ko naman sila iboboto eh. Pero marami sa ating mga Pilipino, gago, tanga, bobo, ibinoboto. Erap Estrada, convicted plunderer. Sentensyado, life sentence, pandarambong, pagnanakaw, hindi po ito kasinungalingan, may desisyon, binigyan ng pardon, para bigyan ka ng pardon, kailangan aminin mo ang kasalanan mo. O gusto nitong tarantalong si Erap, na makalaya, mapardon, eh siyempre, aaminin mo yung kasalanan mo, inamin, magnanakaw siya. Binigyan siya ng pardon. Doon pa lang, questionable pa rin yung kanyang pardon. Conditional o absolute? Kapag conditional, hindi ka pwedeng tumakbo. Pag absolute, pwede kang tumakbo, pwede kang bumoto. Maraming kalokohan yung batas. Pati yung kwarta suprema, nagago na rin. Hindi ba? Ito po, sabi po ni Magnolia Salcedo Soleta, hi po ma'am, may concern po ako sa absentee voting. I am a registered voter here in Singapore. At ang method po ng pagboto ay i-email sa amin ang balot at ihuhulog na lang po namin sa embahada. At hindi namin makikita ang pagpasok, na yun ang ito problema, hindi namin makikita ang pagpasok ng balota sa PICOS machine. Yun. Bakit po ganito ang ginagawa ng embahada? At wala man lang sila ma-explain o maipaliwanag, bakit ganito po ang procedure ngayong eleksyon? Kita nyo po. Hindi ba ito ba yung sinasabi ng COMELEC? Kapanipaniwala? Ayan po, nagsasalita si Ma'am Magnolia Salcedo Soleta. Yung kawalangyaan po, yung pandaraya. Paano nga naman nila malalaman yung i-email mo yung boto mo, pero hindi mo makikita kung paano pinasok yung boto mo, yung balota mo sa PICOS machine. Hindi ba? Dito pa lamang, sabi ko nga po, meron na pong kagagawa na pandarayang nangyayari. Hindi ba? Ganun pa lamang po. Kaya nga po, balikan ko po yung issue eh. Sa China, binibitay. Dito sa ating bansa, binoboto. Eh di parantado itong mga ibang mga Pilipino. Hindi naman lahat ha. Kasi marami rin pong agaya ko eh. Nagtatanong eh. Kino-question ko yung legalidad eh. Yung mga batas na
tinatarantado binababoy nitong mga agaya nitong si Erap, ha? Nitong gaya ni Enrile, gaya ni Rebilla, gaya ni Jinggoy. Eh yan po, hindi naman pwedeng tumakbo yan eh. Piyansa, piyansa po yan, nakapiyansa lang yan eh. Ang kaso po niyan, plunder. Wala pong piyansa. Ewan ko po kung ano nangyari sa ating bansa, sa ating batas. Natarantado, nagago. Hindi ba? Yan naman po talaga naman di. Paano po? Halimbawa, nagdesisyon ang korte. Piyansa lang yan eh. Nagpiyansa lang eh. Maski nitong tarantadong matandang si Enrile, binigyan lang ng konsiderasyon yan eh. Dahil siya'y matanda na, binigyan siya ng batas na bigyan ka ng pagkakataon, pansamantala kang palayain, nandiyan ka sa bahay mo, manahimik ka, dahil may sakit-sakitan ka. Kasi yun ang nangyari, nagsakit-sakitan, kaya nakalabas. Ano nangyari, bayang ko? Tumatakbo. At itong mga tarantado namang ibang mga Pilipino, hindi lahat, abay, bayang ko, nakangiti pa, ginagago na, winawalang yan, ha? Nakatawa pa. Ganun na ba tayo, bayang ko? Ano po mga pagbabago gusto natin gawin sa ating bayan? Hindi ba? Gaya po nangyayari pong eleksyon diyan sa Maynila. Oh, balikan ko si Erap, convicted plunderer. Ano nangyari? Inubuan yung mayor. Ano nangyari sa Maynila? Pamilya niya namuninis sa basura. Naligo ng basura. Puro suga lang ang Maynila. Ang baho ng Maynila. Wala na pong ano, ha? Wala na pong karapatan niyang iboto o bumoto. Inalisan ng karapatan. Ano nangyari? Oh, nakakakita pa ako ng mga komento diyan sa social media. Magaling. Ito si Isko Moreno, ganun din. May kaso pa rin ng may kaso rin po sa Sandigan Bayan. Ghost employee. Ayun, nagrereklamo rin ba 'yung mga ibang chairman? Yung sa RPT nila, yung 75 million. Nawala, nakangkong, isang barangay lang ang nakalabang. Kinasuhan, ayan po, tatakbo. Mayor ng Maynila, ito po ba yung gusto natin? Kung mga may nakikinig po sa atin, nanonood po rito sa kakampi, sa programa natin Golpe de Gulat. Ito ba yung gusto natin, Pilipino? Ito ba yung gusto natin, mga kababayan? Yung mga walang ya, yung mga magnanakaw, iupo nyo sa gobyerno? Binigyan lang kayo 500, binigyan lang po kayo ng konsuelo, di bobo? Ito ba gusto natin? Ano po pagbabago? Ako po, bayang ko. Sabi nga si Mayor Fred Lim, matanda na. Opo, given na po tayo. Dapat na magpahinga yung matanda eh. Dapat doon na lang sa apo niya yan eh. Ha? Dapat po ganun eh. Okay po ako ron. Kasi yung ganun mga edad, dapat po nananahimik na. Ang problema, bayang kong Pilipinas. Mga taga Maynila. Iupo mo si itong si Isko. Si Isko number one din man darambong. Ghost employee. Ang dami pong kaso. Si Erap ganun din. Pandarambong pa rin. Kaya nga nag-aaway yung dalawang yan. Pareho magnanakaw yan eh. Ha? Pero tingnan nyo po. Itong mga tolong. Naku, sabi nga po eh. Itong mga tao nito. Yung mga alagad. Diyos ko po. Kupitan, kapitan. Kagawad, kagawad. Anak kayo ng tatay nyo. Binoto kayo. Binoto kayo na ang rules. Bilang ikay mga barangay official, huliin nyo ang magnanakaw. Ipagbawal nyo yung sugal. Pero anak kayo ng tinapa. Ang kinakampanya nyo, sugarol, magnanakaw. Corrupt na official. Ganun po ba kayo? Ano pagbabagong mangyayari sa atin, bayang kong Pilipinas? Binabati natin to si Anakleto Kabayan de Jesus at si classmate Eliseo Gargaritano. Nanonood sila ngayon. Si Arnel Bautista, classmate. At siyempre si Estrella Hernandez Baliwagan. Ayan. At siyempre si Jess Rabalo. Good, tama ka. Ito po pinaglalaban natin, mga OFW, si mga kababayan natin. Boboto kayo. Boboto po kayo. Hindi marindi kayo bumoto. Karapatan nyo po yan. Sana po. Bumoto kayo ng tama. Sana po ang iboto nyo yung karapat dapat, yung makakatulong po sa inyo. Yung mga kababayan natin na nasa abroad, mga kababayan nyo narito sa ating bansang Pilipinas,
sabihin niyo po sa inyong mga kababayan, sa inyong mga anak, sa inyong asawa, sa inyong nanay, sa inyong tatay, iboto niyo po. Iboto yung karapat dapat para umangat naman po ang Maynila. Ang dami na pong magnanakaw sa atin. Huwag na tayo maglagay na magnanakaw sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Kawawa po. Kawawa po ang ating bayan, kawawa po ang ating pamilya. Sabi nga po kung pupuntahan po natin yung sinasabing matanda, Selim, opo, matanda na po. Ang problema, sino ang iboboto mo sa dalawa, Isko tsaka Erap? Etong matinong matanda, maayos, malakas, sharp ang isip. Sabi nga po ito si Mayor Lim, may walang sawa sa house to house. Matanda yan. Ha? Magnunibenta na yata yan, 86, 87. Tignan nyo po ito, itsura ni Isko Moreno, bata, pero mukhang addict. Tignan nyo si Erap, 80, tignan nyo po, kailangan pang buhatin yung puwit para makaakit ng hagdanan. Pero sharp ang utak pagdating sa pagnanakaw. Ay naku, bayan ko, sabi nga po dito punta po tayo sa ibang usapin. Dito po sa Makati. Alam nyo po, rito sa ating bansa, walang kapatid. Wala kaibigan. Walang kamag-anak. Ha? Lahat wala. Kami sabi niya si Erap. Sabi ni Erap, nung siya'y manalo bilang presidente, nung siya'y nagsasalita, ha? Sa aking gobyerno. Sabi ni Erap to, ha? Lahat na mga gagawa ng masama, illegal, bawal, lalo na sa kamag-anak ko, ha? Bawal ang gumawa ng kawalangyaan. Walang kaibigan, walang kumpare. Andun si FPJ. Walang kumare, walang lahat, wala. Ayon, mali po nangyari. Ano nangyari? Wala man dalawang taong mahigit, napatalsik si Erap. Bakit po? Lahat ng sinabi niya, ipinusisi niya sa gobyerno, nagnakaw. Kasama siya sa nagnakaw. Di ba? Ayan po, kwarta, ugat po ng kawalangyaan yan Ano kinalalaman po ng Makati rito? Ayun. Ha? Isipin niyo po, sa loob ng simbahan, napanood mo yan, Jay? Sa loob ng simbahan, nag-host po yung simbahan. Haharapan, parang debate, pero hindi debate po, plataforma pag-uusapan Ang dami kasi tatakbo sa Makati, apat yata yung tatakbong mayor dyan Ayan. Pero ang naging tampulan po ng ikang issue dyan, yung away ng magkapatid. Ha? Yung away ni Binay, ni Mayor Abby Binay. Tsaka yung away ni yung dating mayor na si Junjun Binay. Yung sangkot doon sa hospital, sa parking, bilyon. Bilyon po yung perang pinag-uusapan doon. Dito po nag-away. Sa loob pa ng simbahan, ha? Kaarap pa, mga pare. Nagbangayan doon yung magkapatid, si Abe, tsaka si Junjun. Silang parehong Binay, naglabasan ng baho. Naglabasan ng bantot. Yung mga anomalya. Ha? Yun. Tama yan, yung kantang yan. Maganda yan. Kapatid sa kapatid, sila-sila naglalaban, nag-aaway-aaway. Yan po sa Mindanao. Ang pinaglalaban naman po sa Mindanao, prinsipyo. Paninindigan po yan. Ha? Kaya sila nag-aaway, nagigira. Yung pong kanilang pananampalataya, paniniwala. Yung kanilang dangal ang pinag-uusapan dyan. Ha? Prinsipyo mo, igagalang ko. Prinsipyo mo, igalang ko. Ganun po ha. Prinsipyo mo, igagalang ko. Yung prinsipyo ko naman, igagalang mo rin. Ganyan po yan. Kaya dyan po sa Mindanao, hindi nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo. Kahit magkapatid, magpapatayan dyan. Ha? Dahil po sa prinsipyo. Dito kay Binay, kay Abby, tsaka kay Junjun, ano pinag-aawayan?
pera. Kwarta. Oh, nakatanga po yung tatay nila, yung dating vice president. Si Jejo Marbinay. Nako, ang sakit po sa magulang yun. Ang sakit nun. Sabi nga po, buti po ako. Hindi ako mayamang tao. Pero mga anak ko, hindi nag-aaway-aaway dahil sa pera. Ha? Hindi pinag-aawayan ang kwarta. Buti pa tayong mahihirap, may dangal. Buti pa tayong mahihirap, may karangalan. Yung pong nangyaring yun, naku po bayang kong Pilipinas. Kung ako si ano, Jejo Marbina, yung vice president, na, magbibigte ko. Maghaharakire ko, wala na akong mukhang ilalabas sa Pilipino. Bakit? At isipin mo yung mga anak ko nag-aaway. Ang pinag-aawayan, posisyon, mayor. Ano involved sa posisyon? Bilyong kwarta. Ha? Yung isa ayaw pumirma, teka muna. Ayusin mo muna yung problema dyan sa ospital na pinagawa mo. Mahirap yan. Ha? May anomalya yan. Pag pinirmaan ko yan, sabi ni Abby, sasabit ako. O isipin nyo po yun. Pera pinag-usapan, bilyon. Nag-aaway. Ha? Madlang people. Ang nanonood. Nanonood po buong Pilipinas, buong mundo. Anak ka ng vice president, nag-aaway para yung mayor. Ang pinag-uusapan, kwarta, pinag-aawayan, pera, pinag-aawayan, kapangyarihan. Naku po, bayang ko, maswerte pa kami. Kaming mga kumakain lang ng tatlong beses sa maghapon. Kasi kung kami po yun, yung may dangal kaming mga tatay, magbibigti po kami. Magpapakamatay po kami doon sa pangyayaring yon. Ah, parang labanan po ni Erap, parang labanan ni JB, Eris ito, tsaka Jinggoy. Abay, sabi nga po, kahit milyonaryo, bilyonaryo tong si Erap, eh kapag ganyan yung anak mo nag-aaway dahil sa posisyon, dahil sa kapangyarihan, dahil sa kwarta, anak ko, magpapakamatay ako. Ah? Pero dahil makapal nga ang mukha nitong mga demonyong ito, nitong si Jojo Marbina, itong si Erap Estrada, wala. Baliwala sa kanila yung kawalang-iyaan. Baliwala sa kanila yung kahihiyan. Ha? Kasi yung kahihiyan, yung kawalang-iyaan, nabibili, natatakpan ng pera. Ha? Kahit wala kang karangalan, marami kang pera, tanggap po nila yan. Eh pero doon sa may karangalan, merong hiya po, bayang ko, naku, hindi nalalabas ng bahay yan. Pero dito, ha, nakita mo, nangangampanya pa, tumataas pa yung kamay, boto niyo ko. Ha? Boto nyo ako. O ito mga tarantado ng mga alagad. Boto nyo siya. Mabait niya. Magaling niya. Maraming nagawa yan. Siyempre nyo yung bayang kong Pilipinas. Ha? Ganun po yung usapin. Di ba nakakahiya? Di ba wala kang... Para wala kang pupuntahan. Ha? Sige, pakilala muna natin bago ko bumitaw. No? Labas muna yung commercial natin. O sige, muli po ibabalik natin ang Dumper Party List at syempre si Ma'am Christeline. Ha? Oh, si Mayor Fred Lim. O yun, yung kanyang ano, si Mayor Fred Lim. Pakilala natin. Bagay, kilala na yan. Sa buhay na ang hantugan ay kawala. Mayor Lim, alam niyo po, kung pwede lang po kami bumoto, ikaw po ang iboboto namin. Kasi po, ang dami-dami nyo na pong nagawa at natulungan. Mahal na mahal po namin kayo, Mayor Lim. Salamat po. Mayor Alfredo S. Lim, makadiyos, makatao, makabansa. Hinangaan sa buong Pilipinas. Ang most outstanding mayor. Achievements: PNP General, Philippine National Police, NBI Director, National Bureau of Investigation, Mayor City of Manila, DILG Secretary, Interior and Local Government, Senator, Republic of the Philippines, Mayor City of Manila. Alfredo Siohu Lim, prior to entering politics, Lim served as policeman for 3 decades. Alfredo Siohu Lim, National Bureau of Investigation, 1989-1992, Director. Alfredo Siohu Lim, 1992-1998, Mayor, City of Manila.
Alfredo Siohulim, Interior and Local Government, 2000, DILG Secretary. Alfredo Siohulim, 2004-2007, Senator. Alfredo Siohulim, 2007-2013, Mayor, City of Manila. June 2007 to June 2013, Mayor of Manila. His slogan was, Magaling na leader, disiplinado. Other slogan, Ikarangalang Maynila. Clean, dignify Manila, hence the acronym, LIM. Establish 6 satellite offices, healthcare with pre-medical assistance. Establish 106 health centers, building of 10 floors Santa Ana Hospital with free hospitalization. 6 city hospitals in Manila's 6 districts, all providing free services. Cleanliness and beautification drive, road improvements, street lightings, Manila Bay rehabilitations, regular collection of garbage. Campaign against illegal drugs, anti-gambling, prostitution in Ermita. Created disaster team for fire, floods, and earthquake victims. Free college education when he built the City College of Manila, now Universidad de Manila. At Major General at mahusay na MBI Director. Mga luha! Okay, sige po. Binabati rin natin si Marilyn, sekretaryo. Ngayon dyan po siya sa Taiwan. At syempre, si classmate na Romeo Mario Bailon. Yan, happy watching po. Sa ating mga kaibigan po, no, sa Lacandula High School Batch 76, binabati po natin. At syempre, itong... O, si Marlene Gumban. Yan, no? Binabati natin. Hindi raw sila makakagumabon. Ayan. Hindi raw makakaprograma. Ayan, Marlene Gumabon. Ayan. At syempre po, itong mga kababayan natin na binabati ko rin po. Ayan. Itong Ayan. Happy watching sa grupo po ng Bagwis, Sagip Incorporated, Manila City Reporter Association. Ayan. Bulacan Transport Operator and Driver Association, Pangulong Heng. Sa Agapay National, kay Ka Ruben Guevara, sa Batang Tondo. Batang Tondo, katapat Mayor Alfredo Lim. Ito ang pagbabago ni Konsyal Ian Nieba, Mamina Nieba, sa Parak Team. Talakayang Pinoy, Lacandula High School batch, alumni batch 76. Siyempre sa Kamakin Family, nandiyan sila sa, America, sa United States. Arthur and Annabelle Manuel and Family. Kay Corazon Basco Cruz, get well soon. Kay Divine Agulto Arevalo, kay Kagawad Sara Ibit, Hubita Alegre. Ako sorry, hindi ako nakarating kagabi, no? Napagod ako doon sa, sa motorcade namin kahapon. Kay, siyempre, kay classmate Edwin Reyes, Danny Bustamante, Roque Centeno, Evelyn Cruz Correa, kay kasamang Chris Moraleo, ngayon nandiyan siya sa Bansang Canada, nanonood sa atin. Siyempre, sa ating boss and chief, Station Manager Maria P. Nicodemus, Carisal Nicodemus, Elena Asepcion, Ate Ami Amar, kay J.B. Guzman. Sa pogi kong apo kay Juan Mateo Ines Ansura, sa kanyang mama, nandiyan po sa Singapore, nanonood sa atin, mabuhay po kayo. At sana sa ating mga kababayan, sa darating pong Lunes o baka Biyernes po, nandito po ako bukas. Tingnan natin, no? Baka baglang, naku, ano kong pala, check up po na naman. Alam niyo po, malakas ng katawan ko. Pero lagi ako sa doktor. Ito po ang inyong sandigan, kaibigan. Sambayanan, June Ansures, nagsasabing mabuhay po ang sambayanan ng Pilipino. Matuto po tayong bumoto nang tayo'y irespeto. Mabuhay po ang sambayanan ng Pilipino.